Ang susunod na programa ay rated PGI, Patnubay at Gabay ng Islam ay kailangan para sa mga hindi Muslim na manonood. Mainit, makabuluhan, napapanahong isyong pag-uusapan mula sa sentro ng dawa, balita at impormasyon. Dawa Central. Balita, impormasyon, pananampalataya. Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim amma ba'd assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bueno mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan, saan dako man tayo sa mundo, andito naman po ang ating palatuntunang laging inaabangan, sinusubaybayan ang palatuntunang Dawa Central na hatid ho sa atin ng Islam in Action at siyempre ng Obreros Isigardini. At siyempre kapiling pareho natin ang ating mga kapatid ang walang kapaguran pagdating sa dawa at siyempre si Brother Pali Abdul Hadi Jonathan. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Talaga palang masasabi ko brother, napakahirap talaga palang pumunta sa paraiso. Oh, siyempre. Oh, di ba? Alam, pagtrabahoan. Oh, dahil alam niyo mga kapatid, nung pumunta kami rito sa Palawan, talagang katakot-takot na pagsubok sa amin, sa aming katatagan. Masyaallah. Ah, para lang tayo makagawa ng isang mabuting gawa para sa Allah. Pero si Iblis hindi tayo tinitigilan eh. Oh. Ah, ganun pa man brother, ah, gusto kong siguro pakilala muna natin ating mga kasama. Abay, gusto siyempre. Kong... At alam mo brother Pali, oh. Pag-usapan natin yung mga balakid, napakahirap no? Ay, marami tayo niyan. Pero ganun pa man, ay siyempre katuwang pareho natin ang ating mga ulama sa ating gawaing dawa. Papatiin ho muna natin ang ating mga kapatid, si Aling Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa aking mga kababayan na Pilipino at lalo-lalo na sa mga Muslim. Sa inyo ang kapayapaan. Masyaallah. Abay, ako yung pabati doon, siyempre. Abay, bro. Kasama rin po natin, isa po tong ulama. At sabi niya nga, at sabi ko rin, papunta pa lang tayo, pabalik na siya. Hindi lang tayo nagkasalubong, hindi brother. Oh, hindi lang nagkasalubong. Siya po si Alin Taher, isang kilala po itong daiya. Siya po ang nagsimula yata, ang nagmulat sa marami nating mga balik Islam upang isa buhay, hindi lang isa buhay, Brad. Oh. Ipalaganap at ituro ang kagandahan ng Islam. Ayan. Kasama po namin ito sa Dawa ng Araw pa, si Ustad Taher. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Ako po ang inyong lingkod, si Alim Najib Taher. Ano man ang katanungan tungkol sa katuruan ng Islam? Sagot kita, kapatid. Hello. Alis na. Allahu Akbar. Abangan natin yan, Brad. Abangan natin yan. Abangan po ninyo. Yes. Sagot kita, kapatid. At doon po ninyo matunghayan, mga kaibigan, ang mga katanungan ho natin ay talaga naman hong pinagsusumikapan ho ni Alim ho na mapaglanay ng panahon. Brad. Siyempre. Brad. Aba. Aba, meron pa silang isang abangan. Mayroon pa po kayong abangan, mga kapatid ko. Aha. Ha? Kung nakita ninyo yung isang kaibigan natin. Parang iba ang dating eh. Aba, siyempre. Oo, iba ang dating. Abangan nyo po si Alim Bashir sa Science and Faith. Aba, diba? Ito po, ibang panlasa po yung ginagawa ngayon ni Alim. Nasa napakatagal na panahon. Nagulat ako, Brad. Nakangangalahat yung mga tao sa Puerto Princesa kagabi. Oo. So, hindi lang ho ang taga-Puerto Princesa ang makinabang sa kanyang ipinahagi at ang lahat hong manunood sa buong mundo na naabot natin palatuntunan. Ngayon, aba, kung masaya tayong kapiling natin ang mga ustad na ito, aba, mayroon din naman tayong dinatnan. Hindi ko nakilala, Brad. Hindi ko nakilala. Ayan, sila ho ang mga talaga na hong nagpupunyagi ho, mga kaibigan, dito ho sa Palawan para ho naman may taguyod ang dawa. Aba, siyempre, pakilala mo muna. Okay, siguro unahin natin ang UMCAP. Lagi ako nagkakamali rito. Ah, ganun ba? Oh, pati yung amir nila na nagkakamali rin ako. No? Minsan yung amir ng Human Development. Hindi natin minsan alam kung sino eh. Ayan, pero magkasing guwapo naman 'to.
Ay, pakilala natin si Brother Jul, ang siya po ang presidente. Yan ang mic, brother, para siya ang presidente ng UMCAP. Siya ang author kung bakit mayroong ano rito sa Palawan. Bismillahirrahmanirrahim. Jul Hasan Bakuting po ng mga UMCAP, United Muslim Converts Association of Palawan. Sa mga kababayan ko din sa Pilipinas, lalong-lalo din sa Palawan, yung mga balik Islam dyan, kung mga gustong sumabi sa aming, ating samahan, makipag-ugnalan lang po doon sa aming opisina doon sa Puerto Princesa. UMCAP lang po. Alhamdulillah. Ang ganda, bro. Oh, ang ganda, brother. Pinakilala mo na rin yung UMCAP. Pakilala mo na rin yung UMCAP. Brother, nalugya yata ako. Okay, sabalit, malaki pong opportunity para sa akin. It's a privilege on my part to be able to introduce to you ang isa pong kababayan ninyo, kabarangay, kapatid sa pananampalataya, si Alim Said po ito. Siya po ang talagang taga rito sa Espanyola. Ang ganda pala ng Espanyola, brad. Dapat pala ako nang pakilala eh. Nandito po siya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ilayhi natawakkal was salatu was salamu ala rasulillah. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga kababayan ko, lalo't higit sa Espanyola at sa mga pinagpipitagan nating mga panauhin ngayon, binabati ko po kayo ng magandang hapon sa araw na ito. Alam ko po, kilalang kilala ako ng mga taga-Palawan, bagamat hindi lang taga-Palawan, hanggang sa buong Pilipinas, naririnig po tayo. Pero lalo't higit, kilalang kilala ako ng aking mga kababayan, lalo na taga-Espanyola. Kung ika nga ng ating brother kanina, sagot kita, ako po, sa abot ng aking makakaya, kung patungkol sa Islam, sagot ko kayo. Mukhang magkaroon na ng dalawang ano ah. Hindi, abangan po ninyo sa YouTube yan, saka sa Sky Cable sa Mindanao. Sagot ko kayo. Ayan. Galing. Okay, mga kapatid at mga kaibigan, ito ho ang ating mga kasama ho at nawa idalangin natin na hindi lang ito ang una at huli na magkaroon ho tayo ng programa dito ho sa Dawa Central dito ho sa Espanyola. Yes. Ba, alin kaya ang una nating pakinggan ngayon? Aba, sa dalawang grupong itong nagtutulungan pagdating sa dawa dito ko sa Palawan. Sabi ng lolo ko, brother, always ano daw pag nagdedesisyon ko kuno una, sabi nila beauty after age. So unahin natin si brother si Alim. Si Alim. Kumustahin natin ang kalagayan naman. Ayan, okay? Alhamdulillah. Ako po bilang si Said Amin na taga-Espanyola. Una-una, ipakilala ko muna po kung sino talaga ako. Ako po ay ipinanganak sa Brooks Point, Palawan. Nakapag-aral din dito ng hanggang high school. Pagkatapos po, nakapag-aral ako sa Alparok Institute. Hanggang nakapunta po ako ng Marawi. Hanggang nakapag-aral tayo sa Saudi Arabia. Alhamdulillah, sa ating pagbalik, kahit papaano dinatnan natin ang ating mga kapatid na nasa kalagayang Islam pa rin naman. So bilang kanilang kapatid na nakapag-aral patungkol sa Islamiko, pinagsisumikapan po namin dito na kung saan maitaguyod ang Islam, hindi lamang sa panglabas, kung hindi hanggang sa pangloob, sa puso nila. Kaya dahil sa isang aya, ika nga, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Ika nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, kayo ay magsitulong-tulungan, magtulong-tulungan, magkakaisa sa birri, sa bir. Ika nga, sa paggawa ng kabutihan. Dahil sa kabutihan ito, brother, nagkapigbisig, hindi lamang taga-Palawan. Bagamat hanggang sa taga-Cotabato, Hanggang sa Maynila, brother. Taga Maynila. Oh. So sama-sama tayo dyan. Hanggang sa ibang bansa, yeah. Saudi Arabia. Kaya nga, nandito ito kami ngayon. Hanga-hanga kami sa grupong ito kung saan hanggang dito, nasamahan nyo kami. So, dahil sa, ika nga, pagtutulungan sa kabutihan, dumating po sa amin, ika nga, yung iba't ibang kapatiran natin sa Mindanao hanggang Saudi Arabia. So pagdating po nila, kinausap nila ang ating lingkod dahil sa nakikita nila na itinataguyod ko, kasama ko ang aking mga kasamahan dito na mga ustads.
na kung saan nagpo-programa kami, nagsi-seminar at saka nagkakaroon ng symposium, ika nga. So, napag-isipan nila paano kaya kung magpatayo tayo dito sa Pilipinas ng human development. Kung saan magde-develop ito sa mga Muslim. So, ano brother ang ano ang vision niyo? Ano ang advokasya ng grupong ito, yung human development? Kasi yung pagkakarinig ko, human development in terms of what? So, ano ba ang i-develop niyo? You know? Una-una po yung i-develop natin bilang isang human development, masasabi ko ang i-develop una-una ng grupong ito, una-una yung tao, pagkatao ng tao, ibig sabihin, pangloob. Dinidevelop po natin yung pangloob ng tao, ibig sabihin, una-una, yung puso niya. Pangalawa, yung panglabas niya, ibig sabihin, mula sa pangloob, ikaw nga, papunta sa panglabas. Yan yung pinakamahalagang sinimulan no, ng samahan na yan, na una-una yung panloob at panlabas, mashallah. Parang kumbaga, Brad, yes. Kung ahin natin, parang spiritual, yes. Saka yung secular. Oh, kailan magkasama yan? Parang tawag dyan ay human rights. Human rights. Okay, so bago pa natin marinig, yan ho mga kaibigan, lalo na ho sa samahan ng ating mga kapatid sa Balik Islam, no, group, mashallah. Talagang ang ganda ng samahan na ito, magkakatulungan ito, magkakaisa ito, mashallah. Lalo tayong pumailan lang sa ating kawain. Bueno mga kapatid at mga kaibigan, wag ho kayong alis, kami ho magbabalik pagkalipas ho lamang na ilang sandali. In behalf of Seripal Malaysia Hotel and Restaurant, we welcome you to the only halal hotel and resto in Puerto Princesa, Palawan. Our restaurant offers authentic Malaysian cuisine and we have prayer room for our Muslim. Come to Palawan and come to Seripal, Malaysia. I would like to congratulate sa ating ating mahal na kapatid no, si Brother Alim Najib Tahir sa kanyang programa na sagot kita kapatid. At sana ito itulutuloy, magtulungan tayo. Mainit, makabuluhan, napapanahong isyong pag-uusapan mula sa sentro ng dawa, balita at impormasyon. Dawa Central. Balita, impormasyon, pananampalataya. Salatu wassalamu ala rasulillahil karim. Ma'amabad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bueno mga kapatid, balik ho tayo dito sa napakaganda ho nating pag-uusap, mashallah. At siyempre ang palatuntunan ito mga kaibigan ng Dawa Central, hatid sa atin ng Islam in Action at gayon din naman sa Obreros Easy Gardening. Sa ating mga kababayan mga kapatid, nagpatayo kayo ng magandang bahay at nais ho ninyong maging kaya-aya ang inyong mga harden, laging bago ang mga halaman pagdating sa bahay. Nawawalang yung problema pag nakita niyo mga hardin, dyan ho, maasahan ang Obreros Easy Gardening. Bueno, Father Pali, balik tayo dito sa ganda nung simula ni Alim. Ngayon, nice naman natin marinig. Bago natin marinig naman ang nag-uumapaw, na nais na iambag ng ating kasamang mga alim na ito sa samahang ito. Marinig muna natin mula kay kapatid yung kanila namang napakagandang programa sa grupo ng mga Balik Islam. Ayan, brother. Bismillahirrahmanirrahim. Ako una magpakilala rin po ako. Ako si Jul Hasan Bakuting. Tubo akong Ilocos Sur. Nahuli lang po ako ng taga-Palawan. Kaya ngayon ay nandito ako ngayon sa inyo. Sa katotohanan po yung taga-Espanyola rin ho. Yung aking may bahay. Tungkol naman sa aking kinaanibang samahan, ito umkapi. Minsan nag-usap-usap po kami mga Balik Islam. Nagkatanungan, kumusta, ano bang atin? Bakit ganito, ganyan? Sabi ko, minsan alam mo brother, may mga nagtatanong sa akin, ano ka ba, Muslim ka ba? Oo, sabi ko. Ang sagot, anong tribo?
Ilocano ako, ay hindi puro. Parang kapilang, ha? Parang kapilang, ano? Eskulahan dito ng ano, kagaya ng Al-Faruq Institute sa Siksikan, nagtanong din sa akin. Sabi niya sa akin, brother, sabi niya, tingin mo ano ang magandang gawin dito sa mga Muslim dito sa Palawan? Ang naisagot ko lang isang salita, reorientation regarding Islam. Reorientation. Reorientation regarding Islam kasi unang-una bakit? Yung sinabi ka agad ng isang kapatid nating Muslim na hindi siya puro, parang sinasabing teka muna. Pirated ka. Teka muna, hindi. Ang ibig sabihin, parang ano ba, yung ang pagiging Muslim ng isang tao ay namamana base sa kanyang dugo, sa kanyang lahi, o kaya kung ano mang kanyang pamilya. Parang mali yata. So mula doon sabi ko sa mga kasama ko, kalagay ko, kailangan din natin magsama-sama para ipalaganap natin kung ano man ang ating kunting nalalaman tungkol sa Islam. Sa totoo lang, brother, ano, yung pagbuo ng grupo nyo, ang laking tulong ho yan. Sa totoo lang ho. Dahil pag nakita ho ng ating mga kababayan na wala pa sa Islam, na ang lahat ng mga nagbalik loob sa pananampalatayang Islam ay nagkaisa, tulong-tulong, lalo na sa grupo ni Alim, nagkakaisa kayo, anumang mga programa, anumang gawain, tunay na lalo ho silang maiinggan nyo. At siyempre, saan ba pupunta yun? Ang ganda kasi sa grupo nila, brother, nandito yung grupo ng mga balik Islam, nandito rin yung grupo nung handang tumulong. Handang tumulong. Ha? Yung mahahaba. Handang anuhin yung ano, pangloob. Yung pangloob. Kasi yung grupo nito, malalalim ang bulsa nito at saka mahahaba ang kamay. Ayun. Yan ang napakaganda ng partnership nyo, brother. Alam mo, sa totoo lang, sa ngayon, napakarami pong mga Muslim na gustong gumawa, pero kulang sa panggawa. Di ba? Okay, so, bago ho tayo pumalaot dyan. Ayan, kanina pa ho si Alim Najib. Dahil, ay gusto ho niyang ibahagi yung tungkol naman ho dito sa Palawan. Ayan, nice nating marinig. Mayroon ka binanggit kanina, Alim, no? Maganda rin yun, pero ano ba ang masasabi mo doon sa binahagi ng grupo kanina nila? Yes. Salamat kapatid. At mukhang sinisintro mo sa akin ng katanungan. Oh, eh, nagkataon siyang katabi. Baka ba't nandito ang mga kapatid natin, ito si Alim Said Ahmad Bashir. Sabi nga niya kanina, Alim number 2, Alim number 1, Alim number 2, and Alim number 3. So hindi lang ako ang mayaman niyan. Hindi lang. Yung nga lang. Hindi, number 4 kayong Alim. Ah, Ustad pala ito? Yes. Ustad Alim, hindi, Alim Ustad yan. Alim yan sa Kalakalan. Ah, Kalakalan. Yes. Ang magkaliwan na ganda. Baka hanapan ako ng dalil, brad. Mahirap Baka maya, pagdating sa kalaman, sa relihiyon, sa'yo mapunta. Okay, nga, magkabalik ka. Kalaman pala sa pag-anap. Yes, okay, balik tayo. Alam mo, brother? Yes, brother. Noong paglapag pa lang natin, dito sa Palawan, ay parang may kumaklapit sa akin damdamin. Ano, gusto mo na rin maging taga-Palawan? Na baka yung kumalabit sa'yo. Sa akin sarili. Baka yung kumalabit sa'yo, hindi kumalabit sa akin. Ang mga kwento sa akin na aking mga magulang. Allah. Na noong matagal na panahon, ay itong buong Pilipinas pala, ay nasa kamay ng mga Muslim. Ibig sabihin, yung mga namumuno rito sa Pilipinas, ay mga Muslim. Mga Muslim. And particularly dito sa Palawan. Pulo. Kasi pulo ito ng Palawan . Palawan. Kung titingnan natin ang archipelago ng Pilipinas, yung mga kapuluan ng Pilipinas, ito palang Palawan at saka Mindanao, halos magkadikit yan sa Malaysia. Ibig sabihin, malapit sa mainland ng Malaysia. Kaya, hindi ako nagdalong isip na magbasa at sa mga reference na inaisulat ang aking napag-alaman, itong Palawan pala, ang mga unang mga natives dito ay mga Muslim noong panahon. Na sinulat ni Alim Bashir sa geography niya patungkol sa kasaysayan ng mga Muslim dito sa Pilipinas. Kaya ang kauna-unahang pagtawag sa mga Muslim na Moro, dito yan na italaga sa Palawan. Alam mo kung bakit? Itong mga Espanya, nung paatras na sila dahil sa dinaig sila ika nga sa labanan, pabalik sila ng Spaniard, doon bigla nilang sinabi
ang mga Muslim ay Moro. Kaya nga, very timely kapatid, na tayo ay nandito sa lugar kung saan ang tinatawag na Espanyola. Ang nagbigay sa atin ng pangalan ng Moro ay mga Espanyol. Espanyol. Masha'Allah. Allahu Akbar. Ito, yes. Very timely, yes. Very related to history. Kaya ang sabay na aking panalangin sa dakilang Allahu Ta'ala. Dahil bawat hakbang na tayo ay kumikilos o pumupunta sa mga iba't ibang lugar, I feel very safety sa lugar na ito. Allah. Security and safety. Kaya tuloy ako nananalangin sa dakilang Allah, sa dakilang may kapal, na sana ang lugar na ito ay patuloy na nandito ang kapayapaan. At hindi magkaroon dito ng kaunti man lang na kaguluhan. Yeah. Ibig sabihin, Alim, insyaallah simulain na ito. Yung pagtutulungan ng dalawang grupong ito, ay ito na yung simulain na muling maipanumbalik sa mabilisang panahon. Tama. Dapat ganun, di ba? Ah, hanggat maaari, no? Yung... Allahu Akbar, ang sarap dami. Basta ba, sama tayo ay kapit bisig. Siya ba ang pamunuan ng Umukap at saka pamunuan ng Human Development, hindi namin hahayaan yung harang na aming itinaming sa Human Development at sa Kaumkap mabutas ni Iblis. Allahu Akbar. Alam niyo kapatid? Tayo pumalawak. Si Alim Alim 1. Ano ba 'yon? Ano bang usapan? Alim 1, Alim 2, Alim 3, ganun ba? Yes. Alim Said, magka pareho itong dalawa. Siya lang ang Alim 1 kasi siya ang nakatanda siya. Brad, nakakasakit ka ng damdamin, brad. Ang bihira. Kanina, una-unang bigkas ni Brother Said Amin ng Human Development ay yung ta'awanu alal birri wa taqwa. Sa Suratul Ma'idah yung verse 3. Masha'Allah, masha'Allah. Kabisado pa niya yung number. At medyo naisip ko yung kagabi na text sa akin ng Camp Aguinaldo, na sabi niya, brother, ano ba yung binigay mo na message at saka speech noong 1977 anniversary ng chaplain ng AAP? So tumiksa ko agad sa kanya kasi natandaan ko yung nung ginawa nila akong guest speaker doon sa 77 Armed Forces of the Philippines chaplain anniversary. At ang sinagot ko doon ay ta'awanu alal birri wa taqwa sa verse 3 ng chapter 5 ng Maida. Yun. At tama-tama, nagsalita din dito si Brother Joel Hassan Bakutin. Sayang nga pala, si Brother Bakutin ay brother ko ito sa Alpha Sigma Pi. Ala! Tingnan mo na yung pagkakapatid. Ganito yan. Nung nagbigkas siya, sabi niya na nung dumating dito ay parang may discrimination ng sabi ng nagpakilala siya na she's from North. At medyo na-heart siya dahil sabi niya parang may classification to eh. Ganun yun, no? Discrimination. Pero ang masasabi ko sa pangkalahatan to na ang Islam ay walang discrimination. Kaya nasabi sa Quran na waja'alnakum syu'uban wa kabaila lita'arafu. Yung para kayo ay magkakilala. Ginawa ko kayong nation at saka yung by tribes at para kayo ay magkakilala. Lita'arafu at inna akramakum indallahi atqakum. Ibig sabihin yun na kung sino talaga ang malakas ang pananampalataya ay siya ay akramakum indallah, ay siya ay honor kay Allah. Kaya masabi ko, Brad, kalimutan mo yung ano sinabi niya, importante you are honor sa ano. At may taon, ibig sabihin taon yung cooperation. Kasi yung tawag ng yung taga Camp Aguinaldo, sabi niya, at binigyan ko ng meaning, yung ta'awan walal biri wa taqwa, wala ta'awan walal ismi wal udwan. Ibig sabihin yun ay you cooperate and a good and God-fearing. Wala ta'awan walal ismi wal udwan, don't cooperate on sin. Yung pagkakasala ay magkasalo-salo kayo. And fighting or conflict. So dito naman, biro mo Quran na nagsalita, Brad, na kayo ay nilalangko sa iba't ibang tribo upang kayo ay magkakakilala. At mag-cooperate. So makikita natin dito, Brad, ang gusto talaga ng dakilang lumikha sa atin, bagamat iba-ibang tribo tayo, iba-ibang kulay tayo,
Di ba? Iba-ibang nation tayo. Diverse nation. Oh, kailangan magkakilanlanan tayo sa isa't isa at huwag tayong maghusgahan sa isa't isa. Yeah. Di ba? Huwag natin, hindi natin pwedeng husgahan ang bawat isa sa atin. Ako, diyan mamapon. Actually, Alim, hindi ako na-hurt. Nahamon ako ng salatang iyon. At iyon ang dahilan sa teka muna. Pinag-aralan ko ito bago ako pumasok talaga ng tuluyan sa Islam. Ngayon ganito sasabihin sa akin, teka muna, hamon sa akin ito. Kailangan natin ipaalam ko ano ba talaga ito. Kailangan natin baguhin, i-correct. Kaya nung tanongin, ipaunawa. Kaya nung tanongin ako nung isang ng taga-Kuwait yun noon eh, isang ng financier ng Al Farouk, kaya nasabi ko reorientation on Islam. Kailangan ipaalala natin. Ipaalala natin, magbalik tanaw tayo na ang kailangan sa ating religion ngayon, huwag tayong yung masyadong pride ng bawat isa na ako maranaw ako. I am better than you are, no? You cannot say that. Kailangan ngayon, maaring may pagkukulang ka, may pagkukulang ako, kailangan punuan natin ang pagkukulang ng bawat isa sa atin bilang isang mananampalatayang Muslim, di ba? Hindi pwedeng punahin kita, oy Brad, kafir, haram ka na Brad. Hindi pwedeng ganun eh, di ba? Because ang Prophet Muhammad mismo, hindi siya ganun mangaral sa mga kanyang sahaba nung araw. So ibig sabihin, Brother Fale, simulan na natin na halimbawa gawain man ito ng grupo ng Balik Islam, gawain man ito ng grupo ng Tausug, Maranao, Maguindanao, lagi nating isipin, ito'y gawain nating mga Muslim, kaya todo suporta tayo. Bago tayo magsuporta dyan. Yes, bago mo tuldukan ng ating pag-usap, kanina napangit mo kung ano yung mga tribe nila. Ano bang tribe ni Brother Elpano? Si Brother? Ako naman po ay Jama Mapun. Si Brother? Ako ay Bicolanong Ilocano. Ayan, hindi ko kayo bibitinin mga kaibigan. Tinatanong ako ni Alem, anong lahi ko? Mamaya ho, wag ko ba yung alayas kami magbabalik sa mga nilang palala. In behalf of Seripal Malaysia Hotel and Restaurant, we welcome you to the only halal hotel and resto in Puerto Princesa, Palawan. Our restaurant offers authentic Malaysian cuisine and we have prayer room for our Muslim. Come to Palawan and come to Seripal, Malaysia. It is not correct after listening to this discourse that we call the extremist jihadists. Because by calling them jihadists, we only gave them the legitimacy of Islamic teachings. It is appropriate that jihad is part of Islam, it is not part of terrorism, and that terrorists are terrorists. Mainit, makabuluhan, napapanahong isyong pag-uusapan mula sa sentro ng dawa, balita at impormasyon. Dawa Central. Balita, impormasyon, pananampalataya. Salatu wa salamu ala Rasulillahil Karim. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, mashallah, nagkasarapan na ho kami rito sa studio ho, ng Espanyola. Espanyola. Sa pangalan pa lang, Brad. Espanyola. Allahu Akbar, diba? Moro. Moro Espanyola. Moro Espanyola, mashallah. Nakakapakinggan ang Moro Espanyola. Allahu Akbar. Boy, no, mga kapatid at mga kaibigan, habang kami ho nagkakasarapan, mayroon ho muna tayong nais. Yes. Bago tayo magkasarapan, ito muna, alam mo, kailangan magbigay pugay tayo yes. sa ama ng Espanyola. Allah, dahil sa Allah. Yung pagtanggap ng taga-Espanyola sa atin ay kasing init ng panahon sa Espanyola. Yes. Allahu Akbar, di ba? So, dapat so pasalamatan natin. Ama ng bayan? Oh, yung ina at ama ng bayan. Yes. At alam mo, nagkamali si Derek nang abot sa akin. Oo. Alam naman niya yung mata ko ay 63 years old na. Ah, yun. Si yung, brother kaya na magpapasalamat. Yung puso ko lang, Brad, ang Hindi halata. Hindi yun, halata. Ayan. Yung mata ko, 63. Ay, mas may inam. Maganda ikaw na ang bumasa. Maganda akong bumasa. Pero para sa akin ho, mas masarap damhin ang isang ama ng bayan na ang kanyang pinakamamahal ng anak ang magbanggit ng taus-puso. Alata, okay. Masala. Yung alim ngayon ang
Yung anak ng Espanyola magpakilala sa ama ng Espanyola. Pasalamat tayo kay Mayor. Kami po ay nagpapasalamat lalo't higit sa lahat ng pamunuan ng Espanyola sa aming kinikilalang ama dito sa Espanyola na walang iba kung hindi si Mayor Mercito Acuy, si Acuy. Siya po yung butihing mayor namin na kung saan kinilala at pinili ng mga taga-Espanyola bilang ama na tataguyod para sa kanila sa kaunlaran at sa kapayapaan. Kami po ay nagpapasalamat sa kanilang pagtulong, lalo't higit. Binigyan daan nila na magamit natin itong gym. Nagpapasalamat po tayo kay butihing Mayor Mercito Acuy. At gayon din po, pinapasalamatan natin lahat ng kanyang, sampu ng kanyang mga kagawad at nandirito rin ika nga yung representative niya na si Tingson. Maraming salamat po sa inyong pagdalo dito ngayon. Okay. Bro. Okay. Ah. Isang palakpak naman. Tinatanong ko kanina nito okay. Eh. Patuloy po natin. Kaya nga, okay. Yung katanungan ni Alim Said. Alim ako Tahir. Ako naman, Alim, ay Tagalog na ngayon. Kasi doon kayo na ko sa Manila. Hindi na ko si Buano. Tagalog na yung taon? Tagalog na. Tagalog na. Hindi na ganing ko ka pa naman magsibuano. Aboy no, sa ating mga kapatid, katanungan ni Alim, napakagandang damhin. Kami ho rito mga kapatid at mga kaibigan mula ho sa iba't ibang lahi. Ako naman po, ang inyong kapatid, ng aking ama ay tubong, actually tubong Maynila din kasi lapitan. At ang aking ina naman ay tubong Cebu din. Kaya isa ho namang Cebuano. Kaya mabuhay po ang ating mga kapatid ng Cebuano andito. Sa Espanyola, Moro. Ha? Espanyola. Espanyola. Moro, Espanyola. Yes. Ako ay isang Arabiano. I'm sorry. Alam ninyo, may hadith si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi niya, man takallama lugat al-arabiya fa huwa arabi. Allah. That is in hadith. Kung sino ang nakakapagsalita ng Arabic, siya ay automatically Arab. Allahu Akbar. Subalit, yon po ang, sapagkat doon tayo nag-aral sa Middle East, kaya nakapagsalita tayo ng Arabic, katulad ni kapatid. Alim Said, Pero ako po ang inyong lingkod, si Alim Najib Tahir. Lumaki po ako sa Marawi, sa kasalukuyan, dito kami naninirahan sa Metro Manila. Masala. si Alim. Ang inyong lingkod, si Alim Said Ahmad Bashir, graduate po ng Al-Azhar University. Sa Cairo, Egypt. Nang Kulyato daw ako, Egyptian. Pero, I am a Filipino, tunay na Pilipino, dahil ang tatay ko at nanay ko ay Pilipinong Pilipina. Oh. Ang tatay ko si Sheikh Ahmad Bashir, ang founder ng Agama Islam Society, na lumaulad ang Islam sa Pilipinas dahil sa kanya. He is called as Father of the Ulama. Yun. Although Maranao nga ako, pero parang Arabo din ako kasi sa Saudi Arabia ako pinanganak. Sa Saudi Arabia ako pinanganak at doon ako lumaki. At hindi lang yon, doon din ako lumaki sa Manila. At sa hanggang doon lang po. At pinasyang pangalan ko ay Said. The word Said means happy and fortunate. At very lucky po ako dahil sa mga maka ako pinanganak. At ang apelido ko po ay Bashir. Ang ibig sabihin ng Bashir ay tagahatid ng magandang balita at meron kami ibibigay sa inyo na magandang balita galing sa Islam in action. Assalamu alaikum warahmatullah. Ito ang patunay na bro na pwede pala yung kapatiran ay palakasin natin. Yes, muli natin palakasin. Oo, palakasin. Dahil ito araw ito, naging matibay na ito eh. Tsaka alam mo Brad, lalakas lamang ang ating relihiyon at ang ating sambayanan. Kung tayo, regardless of whether you're a Muslim, you're Catholic, or you're whatever, kailan nagkaisa tayo eh. Di ba? Magkaisa tayong lahat sa gawain para sa ating komunidad. Siguro ako ay hangang-hanga dito sa Espanyola dahil nakita ko masigla yung mga Muslim dito na naghahanap buhay sa kapaligiran ng mga Kristiyano. Di ba? Subalit, masasabi ko sa ating mga kapatid ng mga Muslim dito, ay huwag natin kalimutan ang ating tungkulin sa Allah Ta'ala. Diba? Ang ating tungkulin sa bawat isa, sa bawat kapitbahay natin, na yung aral, yung kagandahan ng Islam ay ating iparating. Diba? Yung kagandahan, napakaganda po ng reliyong Islam at dapat napakaganda rin ng mga tagasunod nito. Diba? So anong tungkulin natin sa ating mga kapitbahay?
dapat ipakita natin ang kagandahan ng ating relihiyon. Ang alam ko ang isabi ay paano kami makakapagdawa, hindi naman ako nakapag-aral. So with John Obrero, hindi rin po ako nakapag-aral. Subalit, ang puso ko po ay magpakita ng ano ang kagandahan ng Islam. Di ba? Hindi lang sa panalita, hindi lang sa pamamagitan ng ating mga bibig, maiparating natin kung paano isinabuhay ni Prophet Muhammad ang Islam. Isabuhay po natin ang Islam, makikita nila kung gaano kaganda ang reliyon. Masha'Allah. Di ba? So, inshallah, ito hong ayang binanggit ni Alim kanina, ay napakasarap lamhin, no? Uh-huh. Pero mo, nilikha pala tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Iba-ibang tribo, iba-ibang lahi, iba't ibang kakayahan, iba't ibang antas ng karunungan. Ang layunin, hindi upang maliitin mo ang isa, isa't isa sa inyo, kundi ay kayo ay magkakilala sa isa't isa at siyempre magkakatulungan. Ayan. Bueno, mga kapatid, naku, gusto natin palawakin pa eh. Pero siyempre, andyan na ho ang napakarami nating mga kababayan. Ayan ang tabayanan ho ang ating pamamahayag sa aral ng Islam. Dadako muna tayo sa mga ginintuang mga huling mensahe ng atin hong mga punahin. Brother, sa iyong huling mensahe, kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid ko sa Islam, ito man ay balik Islam o hindi, hinahamon ko kayo na magsama-sama tayo at magkapit-bisig upang ipalaganap ang agama ng Allah. Ibinigay sa atin ang pagkakataon na maging Muslim. Ginabayan tayo para maging Muslim. Huwag naman natin suluhin ang paraiso. Allah. Obligasyon din natin itong ipalaganap. Masha'Allah. So, masha'Allah. Hello, care, brother. So, yan ho ang iyong napakagandang insaing babaunin ng mga kapatid. Huwag nating suluhin ang paraiso. Ayan, dito naman tayo kay Alim sa kanyang huling mensahe. Bago ko ibibigay ang pinakahuling mensahe ko, nabanggit niya kanina Arabo, ay hindi ako papaiwan dyan. Kasi Arabo din ako eh. Sa mukha pa lang, mas mukha akong Arabo sa kanilang dalawa. Mas mahaba sa akin, punong-puno pa. Alam mo, dyan na in love sa akin yung misis ko. Kaya pala ayaw mo na bawasan ha, kanina gusto mong bawasan. Okay, Alim, dahil ilang sandali na lang nalabi sa ating oras. Yeah, so, yung kahit po nabanggit natin ika nga yung talata sa banal na Quran na kung saan binigyan pagpapaliwanag ng ating Alim, sana po magtulong-tulungan tayo dito sa Espanyola na maipaabot natin ang kabutihan ng Islam, ang relihiyong Islam sa ating mga kapitbahay, sa ating mga anak, nang may taguyod din po nila sa kanilang sarili ang ating agama na ang agama ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang ibang layunin kung hindi ang kapayapaan para sa ating alhamdulillah, mga... Alhamdulillah. Masha'Allah. Assalamualaikum. Okay. Kaya, Ustad, Syed, at siyempre ho, mga kaibigan, mga kapatid, nako, gusto yung kumanhong iparinig ang mga gininto ang pagmamaalam dito. Kailang ho, limitado na ho ating sandali. Kami ho'y nagpapasalamat si Brother Fale, gayon din ho ang dalawang mga bagating alim na kasama natin dito ngayon. Kami ho'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakinig dito ho sa ating palatuntunang Dawa Sintran. Ito po inyong kapatid, Brother Yusuf Lapitan, nagpapasalamat sa inyong lahat. Akhiru dawanain, alhamdulillah, alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.